Hi, I'm Daddy Heinz. Hi, I'm Mommy Debbie. Hi, I'm Yufo. I don't think Good morning, guys! Ayan! May in-order ako ng laing. Wait lang. Ano kasi? Ayan, ito siya, guys. Kapag masarap, babalitaan ko kayo. Ayan! Ayan, guys. Ito yung reason kung bakit hindi kami mag-rise ni Daddy. Kasi itong ginawa ni Mama, may tawag siya dito. Natatandaan mo ba, Dad? May tinawag si Mama dito na grabe. Musaka? Musaka, yeah. Musaka. Dahil yung pinakadulo niya is patatas, tapos may cheese and then ground beef, tapos ito sobrang the best to guys kasi ito lean na ground beef yan and then naka-wrap yung bacon niya. Ang sarap. Teka na, mainit na ba? Hindi pa mainit. Kailangan ko pang initin na nasa freezer kasi yan para hindi masira. Kailangan ko pang initin ng 2 minutes siya hindi pa nagde-melt. Tapos sobrang lahat yan mozzarella cheese. Ayan yung mga pinag-aralan ni Mama for 2 weeks as in, guys. Talaga. Sulit ka sulit naman talaga yung ginawa ni Mama. Ang sarap talaga niyan. Ayan. Oh, tignan yung original na ground beef yan. Tapos ito ang sarap. Hindi kami mag-rice ni Daddy. And then may natira pa kami yung in-order ni Mama na sa Idangs yata. Yan, Idangs. Pansit Malabon. What you do? Calling. Huh? Let's wait for Dad to be done calling because Daddy, because I can tell Daddy this is a cake. Ah, okay. Mommy, don't open it. Yeah, I will not open it. Look up from Santa's family. May kausap ka daw, Daddy. I want you to blow your candle. Daddy, what? May kausap ka daw kaya ayaw niya pa-open sa akin. Why you don't want Mommy to open it? Why? Because talking. Oh, you want Daddy to be with you before you open? Yeah. Look, all. Oh. Can we open now? I can open okay, now. Then you have to blow the candle. Pull this. Oh, you pull it. You have to blow the candle, okay? Wow. This is not a firework candle, so don't worry, okay? Wow. Hugo love Santos family. Wow. Thank you, Tito Warren, Tita Sandra, Mommy, and Daddy. Okay. Hindi sila nakapunta kahapon. Okay. What can I? What's that? What's inside? Wait, where's your key? Baka mahulog ka, Daddy. Wag mo isara. Sinira talaga yung box. Okay. Wow! Oh, you blow your candle. Where's the candle? Here. Wow! Okay, stay here. I'll get the match. And then you post for I'm happy I have a cake. Wow, really? Yeah. Sabi niya, I'm happy because I have a cake. Wow! Oh. What's your wish? You tell your wish loudly, huh? Say, Jesus, thank you. Thank you. For my birthday. And thank you. And please, let the COVID-19 go away. Okay, the pandemic virus to go away. Wait. Mami, pag ganun pa talaga siya. Later, ha? Oh, first, Mommy will sing for you, okay? Happy birthday, Hugo. Come here. No, it's not fireworks. Fireworks. Dapat the smoke. No, it's no, okay. It's okay. A game. Happy birthday, Hugo. Wait. Happy birthday, Hugo. Happy birthday, Hugo. Oh, what is your wish? What's your wish? Jesus, thank you for my birthday. Oh, what else? Thank you for my car. Okay. What's your wish? What about the virus? The COVID virus? What do you want? Make the virus go away. Okay. Daddy, look. Yeah, my glasses is turning colorful. Really? Oh, you blow your candle now. Blow your candle. Go, closer. Down. Put down. Go. No, more. Stronger. More. Wow. Good job! Guys, aray ko. Ito na yung in-order kong laing. Tikman natin. Masarap to sana with tokwa or fish, tapos pork, yung mga ganun. Pero wala tayo nun.
Tikman lang muna natin dahil ayaw pa ni Daddy kumain. Ininit ko lang. Tapos, pero may i-ref din ulit. So, check natin. Ayan guys, hi! Sobrang ganda ng review dito. Tapos, sabi ko pa, may Bicol, nagbi-Bicol Express doon sila. Sabi ko, pag nag-Bicol Express ka, order ako ah. Tikman natin kung masarap nga. Grabe. Ang sarap! Hindi ko pa dinurog yung sili, pero ang hang niya. Pero ang sarap, guys. Daddy, ang sarap ng laing! Grabe! Nako, ang sarap. Teka lang, kakain muna ako, guys. No joke. Must try to kung tiga Cavite kayo. Ang sarap, guys. Promise. Hi, guys! Ayan, teka lang. Ayusin ko muna. Mas okay ba? Mas maliwanag. Masyado maliwanag kapag ganyan. But anyway, ayun. Ayong mga iba na tawag ito para mas ma-elaborate ko kasi minsan kulang yung mga sagot ko doon sa IG stories. And syempre, ayan. Thank you po pala sa mga sa birthday ni Hugo. Actually, sa Wednesday pa yung birthday niya. In-advance lang namin. Kasi alangan yung birthday niya tsaka weekday. So, ginawa namin. In-advance na lang namin. Tapos, ayun, Hugo, can you close the door? And yun nga, sabi ko nga na after 4 years is, ayun, kung nakita niyo sa vlog, and na-post ko na rin, guys, na after 4 years, okay na rin kami ni Daddy Dags. Kasi alam niyo naman yung mga nangyari before. Siyempre, dati nagda-daily vlog ako. So, hindi talaga may iwasan na ma-share ko yung kaunting mga bagay-bagay. But the rest, ang dami ko pang hindi na siya-share. Pero, ayoko na lang i-share kasi past na rin naman yun. And, alam ko naman na, alam yun, importante is yung ngayon. Diba? Yun naman yung importante, guys, eh. Tsaka, wala lang, yun na yun. Dahil, life is short sa mga nangyayari ngayon. And, alam yun naman ako, lagi kong sinasabi sa inyo na, nagtatanim ng sama ng loob talaga. Sa totoo lang, guys, hindi talaga. Yun ang ano ko, minsan hindi ko nga alam kung ano ba, pero alam ko namang tama, syempre sino ba naman tayo para hindi magpatawad or what. But alam kasi, lalo na alam ko sa sarili ko na totoo ako, no regrets. Siguro kasi minsan na misinterpret ka lang ng mga tao kasi syempre sa personality mo, iba-iba tayong personality, iba-iba tayo yung, iba-iba yung tawag doon, iba-iba yung medyo, ano ba tawag din, itsura natin, may mukhang angelic face, may mukhang mataray, maldita. So, pag hindi ka kilala, lalo na kapag mga judgmental na tao na hindi nabibigyan ng chance, tapos kapag hindi ka kilala, tapos may narinig na anything na something bad sa'yo, minsan parang ang daling mag-judge. Ay, and oo nga, nasa itsura pa lang. Actually, guys, kaya alam ko yun kasi galing ako dyan. Galing ako sa ganyan na parang one-sided, judgmental. Pero ngayon, kapag natuwa rin ako dahil kapag ngayon hinihingian ako ng mga opinion ni Daddy, natutuwa na rin siya sa akin kasi sabi niya, hindi na nga ako one-sided, talagang malawak na yung pag-iisip ko kasi sinasagot ko na siya na, baka naman kasi ganito, baka naman ka ganyan, hindi ako parang ano, hindi ako laging alam niya, hindi ako laging, ayaw, nga no, parang gano'n, naniniwala na agad, parang may nag-iisip na rin ako and sabi ko, baka naman may mga reason behind that, kaya nagnangyari sa ganyan, teka hindi ko pala nalilis, may powder yung mga gano'n ba, so syempre sa daming sa paligid, hindi rin naman natin makakontrol kasi nga sabi nila is gumawa ka ng mabuti o hindi, may masasabi, which is totoo naman, but alam yun, maging masaya na lang tayo as long na happy naman talaga tayo sa buhay natin, mag-focus na lang tayo sa mga gandang mga ano, magandang ganap, dahil ang dami nang nangyayari sa mundong to, so yun na. But anyway, mga sasagutin ko lang dito, for sure mga hindi naka-follow sa Instagram account ko, at least para malaman nyo rin yung opinion ko or what, ba? Diba? So, wait lang. So, bibilisan ko na lang din, guys. Sabi naman nung isa ni... Ay, wait lang. May shoutout muna ako. May kasalanan ako. Pinangakuan ko kasi siya. Dahil, ano ba nangyari noon? Nahiya naman ako sa kanya. Mag-hi muna ako. Si Nesnes. Kasi nag-PM siya sa akin. And then, sabi niya pa shoutout daw. Kasi nag-reply ako sa kanya. Hindi siya makapaniwala na nag-reply ako sa kanya. So, sabi niya... na yun nga, wait lang, na shoutout na lang din naman daw. Hi Nesnes! Nesnes yung name niya sa ano, sa Instagram account. Hi sa'yo sis, and hi sa family mo.
Tapos sabi pa niya, pinagmalaki daw niya sa asawa at anak niya. Kasi sabi nga, sabi ko mag-shoutout ko siya. Eh, nakalimutan ko kahapon na busy talaga ako. Sabi ko, babawi ako. Yun, hi sa inyo and sa family mo, Nes-Nes. Ayan. Wait. Ayan. Ayun, sabi ni Abby Rojas, tumigil na ba sa kakastok ate? Hindi ko alam kung tumigil na siya or what. Kasi nag-off din ako ng comment section ko for my peace of mind. Na hindi naman sa hindi ako tumatanggap ng mga negative or what. Or mga negative, ano ba tawag doon? Yung mga bash sa akin or ano. Na alam ko naman yung i-improve ko tsaka hindi. So, much better na lang din na walang comment box. Kasi if ever, ang sa akin kasi, kapag may nag-negative na comment dyan, may mga makikisali, minsan kilala ka or hindi, makikisali sila. Hindi matatapos, may magtatanggol sa'yo, may hindi. So, parang, di ba, puro kanigahan na lang. So, alam ko naman sa sarili ko, natututo naman ako on my own. And may mga nakapaligid namang totoo sa akin, nagsasabi sa akin pag mali ako or what. Lalo na yung asawa ko. Lalo na yan, kapag nagpo-post ako, alam niya kapag may wrong spelling ako, talagang very, ano, tina-check niya talaga ako, sinasabihan niya ako kung mali. So, ayun, and sinasabihan na rin niya ako kung tama ba i-post or what. So, hinahayaan niya ako. But, so far, wala naman siyang, alam na, kilala naman niya ako. So, ako, hindi, wala na akong pakialam kung may nagsistock pa or may nagko-comment ng something na below the belt sa ano ko, sa comment box ko. Kasi, wala na rin, hindi ko na rin sinacheck. Siguro, check ko siya kapag wala akong magawa or talagang ready ako magbasa. Hindi naman sa hindi ako lagi ready, pero sana maintindihan niyo ako for my peace of mind. Lahat ng ginagawa kong self-care para sa peace of mind ko is ginagawa ko na rin. Kaya, siguro nawala na rin ako ng pakialam talaga. Hindi katulad before na konting keyboard, may marinig lang ako, ay, kailangan magpo-post ako, kailangan explain ko yung sarili ko, kailangan patunayan ko to na ganito talaga yung nangyari, ganito ako. So, simula nang nawalan ako ng pakialam, guys, wala. Mas nakakagalaw ako ng gusto ko, mas nakapag-post ako ng gusto ko, mas nasasabi ko yung gusto ko, mas nagagawa ko yung gusto ko, na wala akong pakialam kung anong isipin nyo. Basta masaya ako, gusto ko kayo inspire sa mga nangyayaring maganda sa life ko. And, syempre may mga times na gusto na, ano, may mga times na kahit gusto mo maging positive, talagang sinusubok ka ng evil spirit. But, ang tanging pasangga ko lang dyan is pray and yung mga promises ni God talaga. Talagang naghahanap ako ng ways talaga or way na madadivert yung attention ko. Like, kung paano ko siya ma-overcome, yun siguro yun. And talagang dasal lang. Syempre ma-hurt ka minsan, pero ganun naman, tao lang tayo, 'di ba? May pakiramdam naman tayo. Huwag tayong magpaka-plastic na hindi naman sa porket wala kang pakialam is yun na yun. So ang sinasabi ko lang na wala kang pakialam, na alam mo yung totoo sa sarili mo, mas kilala mo yung sarili mo, wala kang kailangan ipatunayan, basta go with the flow ka lang. Dahil kasi naniniwala ako yung mga tao talagang hindi ma-issue sa buhay at talagang kilala, but parang ano, kilalang kilala ka, guys. Is never magda-doubt yan sa'yo. So, supportahan ka talaga niyan. I mean, kahit anong malaman, marinig sa'yo, kilala ka eh, di ba? Alam niyo, katulad dati, yung sinasabi ko nga sa post ko, wait lang ha, yung sinasabi ko nga sa post ko before na, yung about kay Daddy Dags, na alam ko naman talaga na, kilalang kilala ko siya eh. So, syempre, lumaki ako with him now and mama. Although, hindi naman ako nagstay sa kanila, sa lolo-lola ko, pero, growing up, alam ko talaga yung ugali niya, mabait naman din talaga siya, wala ako masabi, good provider naman kay mama, and syempre, nakatulong din naman siya sa pag-aaral ko before, and syempre, yung mga binibigay nilang pagkain, ganyan ibang tulong, before sa food, saka pagmupunta naman talaga kami, lumalabas kami, wala kaming masabi, sobrang generous niya naman talaga. And kilala ko siya, mabait siyang tao, pero syempre hindi mo lang talagang, yung mga bisyo lang talaga, hindi mo yan talaga kayang i-let go ng ganun kadali. Which is naiintindihan ko kasi malawak naman yung pag-iisip ko dyan sa ganyan, guys. Sobrang lawak ng pag-iisip ko. But may times na syempre before na nagagalit ako, unang-una syempre sa ginagawa sa mama ko, syempre kahit sino naman, di ba? And syempre parang may alam, pag kilala mo kasi rin isang tao, alam mo hindi siya yun kapag may something na siyang kinikilos. Alam mo na kapag may nagdidikta sa isang tao, na alam mong parang nabe-brainwash, ganun, parang nabe-brainwash, ganyan. So, ako, nung una, naiintindihan ko pa, sobrang naiintindihan ko pa na gano'n, na nabe-brainwash siya kasi alam, kilala mo siya eh, na hindi talaga siya normal na gano'n. Kahit nasabi mong dating sobrang pinaka-worst na ugali niya na
ang daming ganap. Talagang once pa nagkasagutan kami niyan. Sinagot-sagot ko siya or parang nagalit ako. Tapos kasi may sinabi siya before tapos nagalit ako. Umalis kami sa bahay nila after nun mga ilang days hindi kami pumunta sa kanila kasi parang syempre naman sino namang hindi siya sa may loob. So mga ganun. Wala na, alala ko lang to guys ah. So, pero alam kong hindi siya yun. Alam ko sa sarili ko, but, pero syempre, minsan napupuno ka, diba? May nasasabi ka rin na hindi maganda. So, nagda-daily vlog ako, hindi mo, nakakapag-rant din ako sa mga ganap sa buhay, diba? Pero kasi pagkilala mo yung tao, kaya nga, nung after nung mga ganong ganap na yon, hinahayaan ko si Yugong magstay sa kanila, kahit andyan dyan siya. Pero may choice naman ako na pag andyan dyan siya, pwede ko namang hindi papuntahin si Yugo doon, diba? Kasi, syempre, ako naman yung magulang, ako naman din may control ng lahat. Pero, ako hinahayaan ko kasi, syempre, gusto ko rin maging masaya yung nanay ko. Kahit na sabihin mo, syempre, okay na si mama, much better siya compared before. Alam ko namang love din naman talaga. Syempre, lahat naman ng asawa natin, mahal natin. Kahit na sabihin mong in denial na parang wala na siyang feelings, syempre, kahit pa paano, 1% meron pa yan for sure. So, sabi ko, parang gusto ko maging happy rin nanay ko. Syempre, sino ba namang ayaw maging happy yung nanay? Para doon na lang din. So, ginagawa ko kahit na nandoon siya, kahit na nakikitaan kami doon, di talaga kami nagpapansin na sin sobrang dead, mas in parang hangin lang talaga. Tinitiis ko kasi para rin kay mama, lahat ng ginagawa ko is talagang para rin sa nanay ko. So, yun, parang, pero kasi kung may sama ako ng loob, hindi mo kami mapagkikita or hindi talaga ako pupunta sa mga ganyan. So, ako naman iisip ko para sa anak ko rin kasi talaga namang nakita ko naman talaga na love niya din talaga si Yugo. Wala lang din talaga siyang magawa kasi may kumokontrol. Parang ganun. So, naiintindihan ko naman yun. As in, sobrang naging understanding naman din talaga ako dun. At yung pasensya ko talagang hinabaan ko. Tsaka, alam, kahit na minsan nag-uusap ko ni mama, nagagal na kung ano ang pinagsasabi ko, alam ko sa sarili ko na hindi siya yun. Kasi kilala ko siya nung normal siya na sobrang masaya kami. Alam niyo yung bonding namin. So, parang ano eh, parang nagagalit ka na, naiintindihan mo naman yung sitwasyon, pero minsan talaga hindi mo maiwasan na. Syempre, may mga moods din tayo na minsan pag napraplaning tayo. So, ayan, naniniwala ako na kasi pag kilala mo yung tao, unless may nagko-control sa kanya, kaya siya nagbabago, kaya napapasama siya lalo. Pero ako talaga, as in, wala talaga. I mean, actually, nung ano, birthday nga niya, after, diba, ano, 2017, kasi nag-start yan, mga 8 months si Yugo. Mga 2017 or 18, greet ko siya ng birthday niya, which is okay naman kami. Tapos after, hindi naman kami nagpapansinan, unlike, parang ganun. Tapos sabi, kinayaan ko lang. As in, Taranto, ng dead man. Tapos, ayun, hanggang sa ngayon, siya na rin mismo nag-reach out. Nakita ko naman yung effort niya and tinatawag niya na ako ng kulit kasi tulet naman tawag niya sa akin. Tapos, ayun, naging okay talaga. And sabi ko naman, at ayaw na rin magtanim talaga ng sama ng loob. Saan na ba ako? Saan na ba ako napudpat? Para ang dami ko nang sinabi. Basta napalayo na. But yun nga, basta alam ko naman na basta pag alam natin yung isang tao is na nabe-brainwash lang. Alam naman natin yan, intindihin na lang natin sila and isipin na lang natin din guys na tawag darating yung time na hindi naman forever yan. Never magwawagi ang kasamaan over sa kabutihan. Laging kabutihan ang talagang nananalo dyan. At sabi ko, darating din yung time na ano, darating din yung time na sabi ko lalabas din talaga yung totoo. Wait lang ha. Sige, okay. Bye. Wait lang guys, may lalamove ako at ngayon daw i-deliver yung ref namin. Guys, babalik ako later, may magde-deliver kasi ng ref. Okay, wait lang. Ayun guys, going back. Ang tanong lang pala kung about sa stock pero online pero ang layo na nang nasabi ko, di ba nakakaloko? Ayun guys, tawag dito, ang layo na nang napadpara ng ano ko. Ang dami kasi ganap, may magpapalalamove din kasi. Uy, pasensya, nandun yung anak ko. May magdi-deliver din kasi ng ref dito. But yun nga guys, so basta next question na, basta yun na yun, sobrang, ayun, gusto ko lang din talaga happy and hindi ko alam kung mag-stock man siya or what, wala na akong pakialam doon dahil wala na, diba? Move on na lang din and ang magdadala naman yan is, diba? Ang magdadala niyan is yung may ginagawang kasalanan naman talaga, diba? Yun lang naman talaga. Ang dami ko nang nasabi, siguro guys, ang haba na nito.
isang ano na lang siguro, isang question na lang per day para may topic din tayo. Dahil if ever sagutin ko man to lahat, sobrang dami guys. So, and alam niyo naman, dal-dal ako, marami akong masasabi. So, siguro yun na lang muna. Dahil kung saan man doon natapos, yun na lang muna. And kung may follow-up question kayo, DM nyo lang ako sa Instagram. And then, ayun, kasi may magde-deliver din ng ref, mag-aayos ako ng ref later. So, later na lang ulit, guys, ha? Yo, yun lang! So, ito na guys, yung bagong ref namin. And then, mamaya, bukas pa daw yung ituturn on. Ewan ko kung totoo ba yun, but sundin na lang natin. So, hindi ko alam kung paano yung mga food ko, fav food namin. Good luck! I'm gonna open this now. Okay. And open it. From wait, I'll check her name. Say, again, say thank you, Winona. Thank you, Winona. And Tita Fitch. Okay. Ngayon lang namin i-open. Again. What's this? Happy birthday. Oh, wait lang, ha? Let's read the note first. Happy 4th birthday, Hugo. I pray God will give you more years filled with laughter, hope, peace, and love. Always obey your parents, show love, kiss them, good night, and thank them every day. Wishing the world's coolest for your old a super duper happy birthday. Happy birthday and God bless. Stay safe and see you soon. Love, Tita Fitch and Winona Finn. Winona Finn. Yeah. Say thank you po. Are you open it? Wow. Wait. I'm excited, guys. Open it. Yeah. Open this one. Help me. It's too hard. A jigsaw puzzle. You go. It's a puzzle. Oh, wow. And the book. Wow, I like it. Oh, you have a book. Wait, let's take a picture first. I'll take a picture. Come on. Thanks. Thank you, guys. Yeah. Namin kasi because sa Saturday na lang to para may bonding kami. Because I might take you so slow. Where? You will wait for it to wake up. Okay, let's read the book first. You want? Let's read the book. I'll read the book for you. Yeah. Come on na. You want mommy to read the book for you? No! Come on. I need to do it by myself. Okay, do you know how to read? I'll go. Are you happy? Yeah. Can you get the other book, please? Look, guys, ang ganda kasi ang dami matututunan, no? Oh. Excuse me. Oh, look. What's this? Seagrass. What's that? What's whale sharks? Ang ganda naman ng book na 'to. Dad, look, oh. May mga ano-ano, tignan mo katulad dito. Look at this. Wait. I'll show daddy first. The airplane. Look. Oh, a fighter jet has taken off from this massive floating airport. Let's see what's inside there. Wow. It's a runway. Like iPad, right? The small one. Yeah. The small one.